sa mga huling araw bago magpare ang isang diakono. Kaya po kami papasok sa bahay ng Seklusyon para pumalay sa tukso. Alam ko po. Tama. Pero kung magbabaon ka ng maruming konsensya, walang magagawa ang mga tingting at kisame para protektahan ka. Napakahirap magtagumpay kung hindi mo tanggap ang iyong mga kasalanan, Miguel. Kaya uulitin ko, wala ka nang nais pang idagdag? Natitiyak mo bang buo na ang loob mo? Sigurado po ako, Padre, na tinaalay ko yung buong pagkatao ko sa Diyos dahil alam kong gagabayan niya ako sa bawat kilos ko. Napatawad na ang iyong mga kasalanan. Umayo ka at maging mabuting alagad ng Diyos.
Gusto lang sana akong itanong sa'yo. Kamusta ka, Angela? Mabuti naman po. Masaya ka ba sa ginagawa mo? Hindi ka ba nahihirapan? Hindi ko man nila sinasaktan. Dito para sa mga gustong pumasok. Para sa mga gustong lumabas. Seklusyon. Alas 6 ng umaga ang kisig. Alas 7 ang agahan. Bawal magingay. Bawal magsalita. Bukod sa oras na sama-samang pagdarasal ng orasyon, bawal patayin ang mga ilaw. Naiintindihan mo ba kung bakit ka nandito? Wala ka dapat makita. Marinig, maamoy, makausap. Dahil yon ang simula ng pagtawag ng demonyo. At huwag pumasok sa isip mo na madali dito. Marami ng diakono ang hindi nagtagumpay sa kanilang seklusyon. Intindi ako ba? Pwes, bakit ka talaga nandito? Para pumalapit sa Diyos. Bukas at simula ng pag-ayuno. Lumbas ka kung handa ka na. Saan mo pinto?
Aba, nakabalik ka na pala. May mabuti naman. Mas bagay ka dyan, kaysa sa digmaan. Anong tingin mo sa bata? Musmus pa lang si Angela. Hindi niya naitin yung ginagawa sa kanya ng magulang. Sa madaling salita, hindi ka kumbinsido. Hindi ko maiwasang hindi mag-dala. Buksan mo ang isipan mo, Padre. Kahit sino'y pwedeng tawagin ng Diyos na manilbihan sa kanya. Kahit pa isang musmus na tulad ni Angela. At huwag mong hayaang sirain ng digmaan ang pananampalataya mo. Bendicino, Señor, y bendícilos elementos que vamos a recibir por tu verdad, por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, Espíritu. Magpakilala kayo sa isa't isa. Bukas, hindi na kayo pwedeng mag-usap. Ako nga pala si Marco. Kamusta na ito? Ako si Carlo, tanda sa Antonio. Ako pala si Fabian, mula sa bayan ng Teresa. Miguel, bayan na San Jose.
siguro ang dahilan niya. Hindi ko alam, pero nawala ang madre. Nag-aalala lang ako sa bata. Hindi pa kasi nakikita si Angela. Diyos ko, saan ko nalilipas naman si Angela? Habang nandito kayo, susubukan niyang tibagin ang iyong pananampalataya pag makatatag kayo. Hindi ako balik.
Yay! Wala kang kwenta sa akin, Sisi! Pinatay yung mga magulang ng bata. Alam mo kung nasa si Madre Cecilia? Nandito na siya ngayon. Ano? Dumating siya agad-agad nang malaman niyang nandito si Angela. Oo, pero tayo nakakasiguro kung mapagkakatiwalaan yung Madre. Huwag kang mangamba. Maaari nasa panganib si Angela. Kung saan pupunta si Angela? Dadali siya ni Madre Cecilia sa isang lugar na hindi siya mapapahamak ng kahit na sino. Oh, pero si Madre Cecilia? Madre Cecilia ay matagal nang kilala ni Angela. Wala nang mas mapagkakatiwalaan pa na bantayan ng bata. Oh, pero hindi niyo nakita yung nakita. Ricardo, huminahon ka. Padre, ano ang pake ng inyong pagsusuri? Di ko tayo nakakasiguro kay Madre Cecilia. Ano ang pake ng inyong pagsusuri? Hanap po ng sapat na ebidensya sa mga himala ni Angela Santa Ana. Nang sa ganun, makasiguro yung simbahan na nararapat siya ng itiklara na nabubuhay na santa. Pwes, tutukan mo ang iyong pagsusuri.
ito. Hindi kayo dapat nandito. Basahin niyo ulit yung sulat ng obispo kung gusto niyo. Pero hindi niya ba naisip na may mga diyako nang nagsusiklusyon dito? Tara! Huwag kayo sa akin! Ang kwarto. Pagtsagaan niyo na to. Ano? Nagugutom daw siya. May tinapay doon sa kusina. Bumaba kayo. Sa kaliwa. Pangalawang pinto. Sumunod na nga kayo sa akin. Hindi ako gutom. Mga akong titigan ng ganyan. Huwag po kayo masungit, lolo. Hindi ako masungit at hindi mo ako lolo. Di po ba lolo na kayo? Dati akong pare, hindi ako lolo. Dati po? Di na po ba kayo pare ngayon? Papa ba akong pare? Hindi po, mukha po kayong lolo. Sabi mo? Kaya po ba kayo masungit dahil pinarusahan po kayo ng obispo sa kabila ng sakripisyo niyo? Tama na! Naiintindahan ko po kayo, Mansandoval. Paano mo nalaman ang pangalan ko? May awa po ang Panginoon, Mansandoval. Alam po niya na hindi po kayo namabagay dito. May silbi po kayo sa mundo. Magtiwala lang po. Tama na! Tama na! Ingat po kayo sa apoy para hindi po kayo magpasok ulit.
nyo ngayon dito? Iho, tapos na ang papel ko rito. Ikaw, tapusin mo ang minasimulan. Huwag kayong mag-alala. Andito si Angela. Tutulungan niya kayo. Angela, kagabi, matagal kong pinag-isipan ang mga sinabi mo. Aunawaan ko lahat. Maging mabuting alagad ang Panginoon. Manampalataya kayo sa Kanya. At hindi kayo magugutom. O mauuwa. Yan ang kailangan ninyo. Santumento! Sacramento! Benedetto! Padre, isa ako sa mga unang pinagaling ni Angela. Ibig mong sabihin, nasaksihan mo yung biglang pagyaman nila, Angela. Ngumuna naman po, hindi naman ang papabayan ang mga Santaana. Pinag-umpisa lang naman yun nung dumating yung Madre. Alam mo, Padre, sa totoo lang. Pinagsabihan ko nga ang nanay ng bata tungkol sa Madre. Ayaw namang narinig. Nakita ko kung paano napilitin yung bata na manggamot, kahit pa ron. Ang sabi ng iba, kaya daw sabihin lang sa konbento. Kasi may sinak pa ng mga bata. At may namatay pa daw. Alam niyo ba kung saan bahay nagmula si Madre Cecilia? Hingi lang sana kami ng tinapay at... Maraming salamat, Panginoon, sa iyong biyayang pinagkaloob sa amin sa araw nito. Amin maging maayos, aming sasagos tayo sa iyong oras na ito at sa mga susunod pang araw. Sa utos ng obispo, pinadala siya dito para kayo iligtas. Sarap kumain pagsama-sama. Hindi dapat tinatanggihan ang biyaya, kapatid. Thank you.
Sapat na sa akin itong biyahe nito. Mag-iinit ka ng tubig. Tapos dali mo rito. Dali! Apo. Hindi ka ba pwede maghintay? Kung ba saan ito? Itatanong ko lang kung sana yung tungkol sa madre na dati. Diretsuhin mo na ako. Wala akong panahong paghulaan sa'yo. Tungkol mo kay Mother Cecilia. Wala akong maitutulog sa'yo. Mawalang galang na po, ha? Pero hindi po ako akalis ito hanggang di ako nakakasiguro kung tama o mali yung hinala ko. Bakit ka ba interesado kay Mother Cecilia? Dahil kay Angeles ang daan. Kasi iniisip ko hindi salita sa pangangalaga ng madre. Narito lahat ang kailangan mo. Huwag ka nang babalik dito. Walang maniniwala sa'yo, Padre. Mag-ingat ka. Naman po kailangang pigilin yung buto niyo. Kaya ko pa naman. Ayaw po ng Panginoon na nakikita kayo nahihirapan. Hindi niyo naman po kailangang mag-usin. Ako! Ano ba gusto niyo?
Kailanman ay walang dumulog sa iyo ay nagpaampun. Huwag niya ang iyong tulong. Huwag niya ang iyong bumamagita na iyong pinabayaan. Tala ng pag-asa mo, ako'y dumudulog sa iyo. Mabirhen, mga birhen, at aking ina! Narito ako sa iyong karapan, makasalanan sa iyong kos ng kalungkutan. O yan ang verbo ng katawang tao. Huwag mo si sa'yo ay nangakipag sa amin. Sa iyong kawa ay hindi mo. Amen. Thank you.
Magandang umaga. Magandang umaga din yung Padre. Sige, sana natin makausap. Ito ko saan mo, Padre? Ito ko sa paggaling. Ano pong ibig niyo sabihin? Kumusta ka? Mabuti naman, no? Bumalik na po sa dati ang lahat. Sa katunayan, mas mabuti pa po kaysa sa dati. Simula po nung nagtungo kami sa nakaamila, eh. Lalo kong gumanap ang pakalamdam ko. Kaya ho, pagkatapos nun, eh, bigla po ang mga paro yung magsimulang lakad katungo sa kanila. Ito po, paano ba mag-aalay? Ano naman bakay mo dito? Minsan po sa isang linggo, naiisipan kong pumunta. Nung una, hindi ko rin po alam kung bakit ako dinadala ng mga pako dito. Sa kalaunan, natuklasan kong hindi rin pala ako nag-iisa. Lahat kami pumupunta dito. Mga deboto ni Angela. Lahat kami, buong pusong sinasamba siya. Para po ito sa nanay ko. Ikaw po. Para po kanina yung kandidato. Normal lang po ang nararamdaman nyo. Hindi nyo po kailangan pigilan, sabi ng Panginoon. Fabian. Bakit niyo po natanong? Parang may gusto sa'yo eh. Wala po. O baka ikaw may gusto. Parehas talaga kayang nanay mo. Puta siya, puta ka. Hindi ako puta.
Di ba gusto mo nang ginagahasakan mga sundalo? Tumahimik ka! Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Damit ko. Ano bang binabalak nyo? Ba't kailangan na kami guluhin dito? Huwag kang magpanggap. Hindi mo naman gusto magpare. Di ba dito ka lang dahil gusto mong takasin yung pag-alaga sa ina mo? Ino ka! Ha? Ina ka? Ano? Masarap bang malakit? Wala kang kwento! Wala kang simbe! Nakakagilita! Paglaro sa mga bata. Gusto mo laro tayo?
Sino ka ba talaga? Huminahon na. Gaya ng sinabi ko noon, si Angel ay pinadala ng Panginoon upang kayo iligtas. Yun ka ba talaga? Isang misiyas na dakilang tagapagligtas? Miguel, hindi ako nagsabi, ikaw. Umalis na kayo dito! Ginugunan nyo kami dito sa seclusion eh! Hindi namin kailangan na misiyas para mapalapit sa Diyos! Wala kang karapatan para sabihin yan, Miguel. Naiisip mo ba kami? Hindi kami sa yung tatag mo, kapatid. Malaki ang naitulong sa amin ni Angela. Anong klaseng pagtulong? Hindi niyo ba nakikita? Bakit mo siya tinatanggi? Hindi dahil sa kanya. Hindi ko nakakayal pang tumagal pa dito. Kung hindi sila alis dito, ako ang aalis. At sisiguraduhin ko sa inyo mga kakating to sa obispo kung ano yung mga nangyayari dito. Marami ka lang isang kapi. Sandali na lang at magiging pari ka na. Isusugal mo ba ang lahat? Diba nga, iniwan mo ang babae pinakamamahal mo? Para sa ambisyon mo? Ano ko alam sinasabi? Si Elena, iniwan mo siya kahit alam mo mahal na mahal ka niya, higit mo sa sarili niya? Hindi ko sinasadyang iwan si Elena. Ginawa ko lang yun dahil tingin ko yun yung desisyon na makakabuti para sa kanya. Palagi mo bang ginagawa yan? Ang magdesisyon para sa iba? Sarili mo lang iniisip mo. Gusto ko umalis kayo eh. Gusto ko lang pong makapiling kayo. Tama si Angela. Samahan mo kami. Hindi mo kailangan gawin to. Kailangan. Kayaan ko.
sana ako ang Diyos. Kasalanan ng Diyos kung bakit ako nagkaganito! Si Angela, marami pa rin pumupunta dito. Maasang mapapadali. Eh, basta kanila, ninakaw ang mga garapon. Naniniwalang mapapagaling sila ng likid ng Angela.
Hinintay mo na. Santi. Amen. Santi Mikael, Arcangeli, depende. No? Siya ko ba talaga sa ginagawa mo, Padre? Kapahimik ang matalaga ang gusto mo? Hindi ba mas gusto mo ulo? Dahil doon ka mas paisipin. Aminin mo na, Ricardo. Isinusuka mo na ang mga araw na lumilipas na walang nangyayari sa buhay mo. Tumahimik ka! Kung wala itong gusto mo, sumama ka lang sa akin. Huwag mo palitan yung demonyo. Mamamatay muna ako bago ipagpalit ang Diyos ko para sa'yo. Ah! Sumpa ka na lang sana, Padre. Kapag kahit pumili ng tao, mas pipiliin niya kabutihan. Pipiliin ng tao ang madali, hindi ang mabuti. Ang mabuti para sa kanila ay ang makuha nila ang gusto nila ng walang kasamang paghihirap. Naaawa ako sa'yo, Padre. Sumamba ka sa Diyos na tamad at arugante. Pinabayaan niya kayo kasi ang alam niya, lagi niyong pipiliin ang tuwid at tama. Tingnan niyo ako. Ako ang kinalabasan ng malayang pagpili ng tao. Reclamos iram bendicem, gloramos ante bendicem, clamamos ore supplici, pegamos omnes in lupi. Carlo? Marco! Marco! Fabian! Kailangan natin umalis dito ng 3 oras pa. Nasaan na Carlo? Sumumba ka sa kanya. Hindi siya ang Diyos natin para sambahin. Ang Diyos ang nagdala kay Angela dito at gusto niya sambahin natin siya. Angela, tama na. Nandito na ako, wala. Hindi kita iwan, pangako. Tingin mo ba? Ginagawa ko to lang dahil sa'yo. Sumumpa ka sa Panginoon ko. Siya ang nagligtas sa akin. Kung hindi ka magsisugbi sa kanya, wala ka na rin sugbi sa akin. Umalis sa kayo dito! Ano bang inaantay niyo? Luwan niyo na kami! Ano ba gusto nung mangyari? Ilayo ko yung loob sa Diyos!
harapan sa Diyos nyo. Gusto ko parang maging pari kayo at maging mabuting alagad sa Diyos nyo para dumami ang kampong ng Panginoon ko sa loob ng simbahan. At darating ang araw na hindi mo na malalaman kung sino ang peke at kung sino ang totoo. Wala nang atrasan yan, Miguel. Susungo mo na ba talaga ang pagiging pari mo? Yun ang kailangan para itama ang bulit. Gagawin ko.